Lagi kay Amadea Rivera Soriano. Oh, sino ang pinakaminahal mong babae? Sa ako nga pala si Moose at welcome sa Random Vlog number 1 na pinamagatang Ask Me Questions. So yun, nag-post ako ng isang status kay Mark Zuckerberg na humihingi sa inyo ng mga inyudang tanong. At pinalad naman tayo dahil meron mga nag-comment. So yun, isa na natin to. So unang tanong galing kay Skyla Harris. Sabi niya, regret in life. Siguro yung mga panahon hindi ko pakikinig sa magulang ko, no? Kung saan sana nabawasan yung mga naramdaman kong downfall. Sana na mas nakinig ako sa kanila nung dati pa lang. Yun. Next, galing kay Joven pa, sabi niya, money o honey? Siyempre money, makakabili ka ng honey gamit yung money. Diba? Pero hindi niya naman sinabi kung anong klaseng honey, diba? But kahit ka rin dun, mabibili pa rin ng money for some cases. So next, galing kay Kuya Jonas, how do you face silent battles? Prayers, Kuya Jonas. Kailangan natin sigal. Galing ulit kay Kuya Jonas, ano ang pinakamahirap na tanong na na-encounter mo na hanggang ngayon na hindi mo pa nasasagot? Siguro yung mga quiz sa math dati. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nasasagot. Hindi naman kayo kanyarin. Eh, siguro yung seryosong sagot dito ay kung bakit nahati ang pamumuhay ng tao sa mundo. Yun, may mayaman, may mahirap, may middle class. Yun, yung tanong na yun, bakit kailangan may ganon. Next, galing kay Raisin Joy Malikdem, have you ever had a crush on a much older woman? Siyempre naman, maganda kaya magka-girlfriend na mas matanda sa'yo. Matured siya ka, siyempre, sino yun? At maroon, kung kasi maroon, laga ng beauty. Next, galing ulit kay Raisin, if you could redo any past moment, what would it be? Siguro yung una kong video, gusto ko siyang ayusin, punta na guys, ang gulo ng kuha. Yun. Next, galing kay Messi Ferrer Bego, what is at the top of your bucket list? Kung makapaggawa na ako ng clothing para sa channel na to, gusto ko yung clothing. Isa yun sa mga vision ko kasi, kaya yun yung una-una ko talaga gusto mong gym. Sana magkaroon na ako ng budget para. Next, galing kay Liza, what's the most embarrassing moment in your life? Yung dati, yung babad na babad ka sa computeran, tapos susunduin ka ng kuya mo, mama mo, tapos kuya mo ulit. Meron pang time nun, talagang bad trip sa akin yung kuya ko kasi iiwan ko yung gawain sa bahay. Sinalubong niya ako ng sampal, naka-headset pa ako nun. Tapos tinginan yung mga kalaro ko. Siyempre ayaw nilang tumawa, di ba? So yun, hanggang sa labas ng shop, nag-iskandalo pa rin kami doon. Grabe yun talaga, pero yun, the best na kuya yun. Pag di mo naranasan yun, wala kang the best na. Next, galing kay Amadea Rivera Soriano. Oh, sino ang pinakaminahal mong babae? Siguro one of my exes. Ewan ko lang ha, pero para sa akin, meron akong certain feeling na, alam mo yun, pag nag-ex mo na siya, parang ang dami mong na-miss na bagay kasama siya. Basta one of my exes, kailangan niyo na lang. The scariest dream you've ever had, galing kay Trixie Lindsay. Yung ano, yung inahabol ka ng sa nalimaw, mga ganon, nasa trouble ka. Yung mga ganon, kasi kahit na nanaginip ka, yung parang kinakabahan. Next, galing kay Fernando, effectiveness or efficiency? Magsinonim lang itong dalawa, bagay, pero siguro effectiveness. Para sa akin, bali wala yung efficiency kung walang magiging effective, di ba? So yun, effectiveness. Next, galing kay Simon Carbonell, where do you see yourself 5 years from now? Siguro at least, natin ko na yung 100,000 subs. Hindi naman imposible yun, di ba? 5 years, 8 videos sa mga, siguro hindi naman imposible yun. So yun, 100,000 subs, achieve na natin. Next, galing kay Trevor, lights on or lights off? Lights on, ang sagot ko, lights on. So imagine niyo kung naka-lights off tayo dito. Diba parang nag-uusap tayo dito na nakapikit, naka-lights on tayo. Next, galing kay Dayan Clemente Orbiso, nag-rap ka pa rin ba? Oo naman, syempre. Lagi kong ginagawa yan, minsan siya, minsan ito, kahit ano, kung anong pwede kong nilang, hindi, joke lang. Siyempre, parang ano mo na yun, once na parang na-consider mo na siya as matatawag na talent, so
parang hindi mo na siya tatanggalin sa tingin ikaw, diba? So, yung sample, hindi ko na parang nagiging ng tama. Ano pa nga ang pagkatapos ko yung nakapagaling yung parang mag-iwan na sa hindi ko sa may mag-iwan na sa isip ko ba na gawin ng dalawa. Dahil ko sila nito, kung sila naman ito ay maging masaya, para dito na ba ko ay mo. Trip lang, kanta ni Shay. Next, galing kay Diane ulit. What are your biggest regrets in life? Wala. Kasi life meant to be enjoyed, di ba? So, ano man yung mga nagawa ko, siguro part na lang yun ng pagiging tao ko, nagkakamali. Pero lahat yun ay kasama ng pag-enjoy ng buhay na binigay sa atin. Next, galing kay Abigail Cabaluna. Ano ang nagtulak sa'yo para mag-YouTube? Multo? Mulak kasi din. Siguro yung pagiging ambisyoso ko kasi ang dami kong pangarap, ang dami kong gusto ma-achieve yun. Actually, nung nag-umpisa ako magbasa ng libro, nag-umpisa akong magkaroon ng kaanag gumawa ng mga bagay. So, YouTube ang pinaka-naisip kong ayang gawin ng kahit na sino. At ito ang nagtulak sa akin, no? A few inches later. Yan! Actually, ang dami kong list ng libro na gusto kong bilhin kasi gusto ko yung hard copy kasi pag sa e-book, pag sa cellphone, or sa kahit anong digital device, maraming distraction. So, mas gusto ko pa rin yung hard copy ng isang book. Ayun, ito ang nagtulak sa akin para mag-YouTube. Galing kay Rain Kayla Clemente. How do you pop up with negativities? Simple lang, mindset mo, isa pa lang, may kasabihan nga tayo, pasok dito, labas dito, nabasa mo, nakita mo negative, pasok dito, labas dito, ganun lang. Galing kay Rain ulit, have you ever betrayed someone you love? Actually, yes, pero sabi nga ni Loni, tao lang, di ba? Napaka-complicated kasi ng love eh. Sa age ng pagiging teenager, napaka-mababaw pa yung meaning sa atin ng love. Pumapasok na dyan yung commitment, which is hindi pa natin kayang panghawakan. Dumarating tayo sa point na nakapagsinungaling, nakakapag-gawa na tayo ng cheat sa relasyon natin. Next, galing ulit kay Rain. What are the things that keeps you motivated? Yung vision ko, ganito lang yan. Parang namumuhay ka ngayong 2020, pero yung iniisip mo is nasa 2025, 2026, then up. Next, galing kay Febby Viana. Anong prefer mo sa babae? Kumakanta or sumasayaw? Pareho eh. Nakaka-inlove yung babaeng magaling kumanta. Grabe rin naman yung dating sa akin ng isang magaling sumayaw na babae. Since sumasayaw din ako, parang matutunaw yung puso ko pag nakakita ko ng magaling sumayaw na babae. Next, galing kay Alex. Who inspired you to start a YouTube channel? You mean who? A person. So, siguro si halos lahat naman, kilala natin si Tito Kong. Dati pa lang, way back 2015, pinapanood ko siya ng dami niyang supporters, ang dami niyang fans, ang dami yung nanonood ng video niya. Napaka-genuine kasi nung pagkatao ni Tito Kong, kaya minahal siya talaga, nag-suporta niya. Second, lately lang si Tito Paulul, yan. Sabi siya, mga cancer. Kaya mga nag-inspire sa akin si Tito Kong tsaka si Tito Paul. Next, galing kay Ronaline Tariela. What's your biggest fear? And how do you deal with problems, especially during these trying times? Biggest fear siguro, yung mawala yung YouTube, yun. Yun ang pinaka-kinakatakutan, diba? Kasi nag-uumpisa na ako, diba? Tapos isipin yung mawala yung YouTube. Kahit na alam natin napaka-imposible nun, pero yun yung biggest fear ko. Halimbawa, mangyari yun. And how do you deal with problems, especially during these trying times? Siguro, confidence at self-esteem. Okay ba yun, ha? Confidence is yung character ng isang tao. Self-esteem yung idea na marami ka ng bagay na natapos, kung saan nagresulta ng confidence, kung saan nabili na yung character mo na confident ka na. Siguro yun, alam ko na kaya ko to. Hindi ako mapipigilan ng kahit anong libro o kahit anong discourage. Next, galing kay Arbio Campo. What are you most grateful for? Siguro yung sa panahon ngayon, the fact na meron pa rin trabaho yung mga kuya at mga sino man sa pamilya o kamag-anak. Isa pa yung bagay na hindi pa rin kami nanakawa ng virus. Next, galing kay James Teadilla.
kailan tayo magcha-champion? Sama si James, parang kayo champion na to eh. Champion sila sa salapan, sa liga ng basket. Next, galing kay Justine Almario de Lima. Pera o kahon? Siyempre, lagi isang million kahon. Hindi mo alam kung ano laman ng kahon. Yung pera, pwede maging specific tulad ng pesos, 100 pesos, 1,000, 10,000. Pero yung kahon, malay mo may ginto, may diamond. Kahit ano pwede maging laman ng kahon. Kaya kahon tayo, mas maraming sorpresa, mas masaya. Galing kay JP Makabasag, yung pinakamasarap na ginawa mo na kasama mga tropa mo. Yung mga ano, yung mga late nights na tambay, di kumabutin kayo talaga ng alauna, alas dos, na kwentuhan lang, tapos tawanan, tambay lang sa labas ng Ichiban. Yung mga ganon, sarap nun. Sana mabalik yung mga panahon. Next, galing kay Indraka, what is your biggest fear? Magkasakit yung mga member ng family. Yun, sinaka-basis. Next, galing kay Princess Victoriano, do you have any regrets in life? Regret na naman. About my father na lang siguro. Sana dapat noon pa lang ay mas nakinig ako sa kanya at mas sinunod ko yung mga payo niya ng aking buting mukha. Next, galing kay Bridget. What can you do if you experience bullying? Ipakita mong hindi ka magpapabully para hindi ka bullyin. Kasi pag hindi ka nagpakita ng charisma o hindi mo pinahiwatig na hindi ka niya dapat bullyin, ay ulit-ulitin niya lang ito hanggang sa masanay ka na. Huwag ka magpapabully. Next, galing kay Christine. How do you handle your problems? Personal, friends, or academic problems? Personal muna. Prayers lang lagi pag mga personal problems. Pag hindi mo na kaya talaga, sa kanya ka lang hihingi ng tulong. About problems sa friends naman, yung kaibigan mo na naging kaaway mo, huwag mo nang kaibiganin yun. Kasi kung bigla ka niyang tinurong na kaaway, ibig sabihin, nung una pa lang, kaaway na yung tingin niya sa'yo. Sa academic naman, wala. Wala akong magagawa sa problema ko sa academic. Na-raise ko kasi yung problema ko dyan is late akong aral at nahinto pa. So, yun. Kailangan ko lang sundan yung mga pangyayari. Next, galing kay Desiree Delior. What's the best and worst purchases you've ever made? Siguro yung bumili ako nung bata ako ng sundot ko lang. Yung pinaka-best. Worst naman is yung bumili ako ng Domcon kasi hindi ko naman nagamit. Ayos! Ating kay Trisha, yung is Matias. What is your passion? Pwede ko nang matukoy na passion ko na itong pag-vlog. Since inumpisaan ko na siya. Pero initially, ang passion ko talaga is pagsasayaw. Next, galing kay Jana Ison. Ilang beses ka nang ako pero hindi mo natupad. Bigay ka ng isang alimbawa. Maraming beses, syempre. Pwede kasing mababaw lang na ano eh, na pangako eh. Tulad nung, oy, babalik ako dito ha. Pero hindi ka na pala babalik. Bawa sa inuman, ba? Pwede mo masabing pangako yun. Kasi nag-iwan ka ng salita eh. Pero yung pinakamabigat is yung sinabi mo siya lang at wala nang iba. Tapos, after a month, tcharan! Wala na kayo. Galing mo din kay Trisha. Bakit mo naisipang mag-vlog? Actually, matagal ko nang gustong gawin ko. Parang ngayon lang ako nakaisip ng perfect timing ba? Tawag mo. O basta yun, parang ngayon lang ako ginanahan talaga ng todo-todo. At ang main reason ko is to venture out on my own. Yun lang talaga. Next, galing kay Trisha ulit. Who do you admire the best? Admire, di ba parang paghanga? Sige, sa ano lang tayo? Pinaka parang idol na lang. Chris Brown talaga sa pagsasayaw. The best. I woke up, was busy. Oh my God, next, galing kay Dula. What is the best way to being matured enough to the relationship? Medyo mali yung grammar mo tol, pero okay lang yan dahil hindi naman tayo mga Amerikanong dilaw. Unitin ang sedula! Pero yun, ito ang sagot ko. Siguro experience lang din. Kasi hindi naman natin master ang magpasok sa isang relasyon din. Pero habang tumatagal, mas napalalalim mo pa yung pag-unawa sa tinatawag na love. Pumapasok na doon yung salitang commitment, trust, at kung ano-ano pa. So yun, experience lang din talaga. Galing mo din kay Dula, how many times the pain you have in your past relationships? Mali na naman yung grammar mo, tol. Pero ganito dapat yan. How much pain you have experienced in your past relationships? Sana tama ako.
Pero yan, ito ang sagot ko, tol. Pain, siguro yung parang sanboy ka na. Alam mo yung parang malungkot ka ng kala mo ang buno na yung buo. Next, galing kay Bad Skumer. Career or passion? Siyempre, ano, career ang sagot yan, career. Kasi pag nag-succeed ka sa career mo, pwede mo na magawa yung passion mo. Next, galing kay Kevin. What are your thoughts about the LGBTQ+ community? Sa history ng tao, ako matagal na siya nag-exist. So, nakakatawa lang kasi alam mo naging open na yung public about sa pag-exist ng iba't ibang klaseng gender. Next, galing kay Harry. Pastor, may tanong po ako. Pag ang isang batang lalaki ay kapangalan ng tatay, di ba magiging pangalan junior? E paano naman sa babae? Hindi si Union, iba nga na natatang at sinurita, babae yung mga. Kay John Mark, vlogger na nag-inspire sa'yo, pasukin yung vlogging. If the vlogger ang nag-inspire sa'yo, favorite vlogger na lang. Shout out to us. Vlogger na nag-inspire. Masabi ko na pa na kanina, Kong TV at Paul. Si Tito Kong, tsaka si Tito Paul. Shout out sa'yo, John Mark Manalo. Galing kay Clarence. Who's your NBA idol? Irving, syempre. Pero kung si Professor nakapaglaro rin sa NBA, baka siya yung idol ko. Pero alam ko nakapaglaro si Professor sa official basketball or streetball pa rin yung type na yun. Ewan lang. Pero si Kyrie Irving, syempre. Galing hindi kay Buds. Anong tawag sa pagtitipo-tipo ng mga taong buhay para pag-usapan ng malakabuhay-buhay na bagay? Tambay. Pagtitipo-tipo ng taong buhay. Mga tambay. Para pag-usapan ng malakabuhay-buhay na bagay. Tambay na nagkukantuan. Galing kay Ruel. Kung bibigyan ka pa ng pagkakataon baguhin ng isang bagay na nagawa mo noon, alin yun na yung late Pinoy vote sa some girl na it turned out to be an issue. Yun. Hindi ko sana gagawin. Sad na. Next, ang Benica. What's your best high school memory? Yung mga panahon na pinipilosopo ko yung mga teacher simula grade 7 hanggang grade 10. Tsaka yung acquaintance party, mga grade 7 din, tapos yun. Tsaka yung JS, simula grade 9. Atas. Galing kay Lucien Respal. Biggest realization mo so far? Biggest realization completely is yung success ay hindi overnight nangyari. Pinaghihirapan siya from years of working. Next, galing kay Javes. Ano ang pinakagagong kalokohan mo na ginawa mo noon tayo ay junior high school pa lang? Ahahaha. Yung pinag-trip ako yung kaklase namin si Renato. Di pong mabot pa sa pointa sinampal ko siya. Grabe talaga. Next, galing kay Kuya Robert Valdez. Kung may pagkakataon ka na makipag-collab sa isang YouTuber, who and why? Siyempre, kanino pa ba? Di kay Tito Kong na tayo. At ang gagawin namin is magpapaturo ko sa kanya. Gagawin ko siyang mentor. Galing kay Iska Esobon. Pagkakamali mong hindi pinagsisiyan. Hindi ako nag-aaral na siguro yun. Kasi kung nag-aaral ako ng mabuti, di kong matutok sa pag-aaral sunod kilay. Baka hindi ko na-experience yung mga masayang bagay bilang isang kabataan. At yun, dyan nagtatapos ang random vlog number 1. Sana gustuhan nyo. Kakalimutang mag-like, comment, share, subscribe para lagi kayong updated sa mga content na ilalabas ko. Muli, ako nga pala si Moose at ito ang Moose TV. Hanggang sa muli, let's go! Yeah! Brrr! She said I hate my day job. I don't feel it, I need race car. Top down to match my ceiling. I don't have